po sa inyo lahat, mga Kadir Pastor. Live po muli tayo dito po sa Hope Channel Philippines. Masaya po kaming bumabati po sa inyo na isang mapagpalang oras sapagkat panibagong topic na naman at kasiyahan ang ating pong madarama sapagkat meron po tayong bagong mapapag-aralan. Ako po inyong lingkod, Pastor Joel Diabonalis Jr. At ngayon po makakasama po natin, kita po natin sa ating live ang matagal na po natin hinihintay at muli nagbabalik matapos ang ilang kabisihan sa buhay. Walang iba kundi si Dr. Flor Marticio. Siya po yung ating guest counselor for today. Magandang gabi, Doc Flor, at welcome again sa ating programa. Sa lahat na nanonood, pakipaabot mo lahat ng pagbati mo sa lahat ng mga marirecognize mo ngayong gabi. Thank you very much, Pastor. Magandang gabi rin sa'yo. Siyempre, I think nandito yung mga kaibigan ko na in-invite ko sa gabing ito. Si Violi Gumaraw. Magandang gabi, Violi. Thank you for listening. Ganun din yung mga apples of God's eye under ng Family Ministries ng Union. Sana nandito din sila ngayong gabi. Sa inyong lahat, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan po si Doc Flor Marticio, ang atin pong magbibigay ng lesson po ulit. Maraming nag-aabang po sa kanya, kaya ngayon mapalad tayo kahit sa kabila ng kanyang kabisihan sa buhay, ay talagang naglalaan po siya ng time para po tayo ay mabigyan ng panahon para po dito sa ating pong pag-aaral. Welcome again, at ganun din kay Ma'am Lychel Gabuco na atin pong interpreter para sa deaf community. Pakipaabot, Ma'am Lychel, ang ating pong pagbati sa mga deaf community at pakisabi welcome din sila, magtanong, mag-open tungkol sa kanilang buhay at maging pagpapala nawa ito sa kanila. Ngayon po, mga ka-dear pastor, live po tayo din, hindi lang sa Facebook, sa YouTube, hindi lang sa website, live din po tayo sa National TV. Kung nasaan ka man ngayon, napapanood po tayo sa National TV, yan, sa digital signal po natin 44 and 45. If you're around Baguio, Tarlac, Pangasinan, mapapanood po tayo dyan. At malakas na po ang signal po natin dyan, kaya mapapaabutan po kayo ng ating pong program. At ganun din, mag-download na po kayo ng Hope Channel app po natin. Available po yan sa iOS at mga Android devices. Ano pang hinihintay ninyo? Download na kayo para updated po kayo sa atin pong mga programa. Ayan, kung gusto naman po ninyong tumawag, mag-participate, mag-clarify, pwede po kayo mag-reach out sa amin sa 0961-722-7777 or 0945-833-7000. Ayan po, ipa-flash din po sa ating screen yung ating pong number. Ayan, kung gusto niyo pong tumawag sa amin, welcome na welcome po kayo mamaya. Even during sa live po natin, pwede po kayong tumawag. At ganoon din, mga ka-dear pastor, mamaya may live caller po tayo. So while siguro may insertion lang ng konti, sa kalagitnaan ng discussion namin ni Doc Flor, may tatawag po sa atin mamaya regarding po sa topic na atin pong pag-aaralan. So bati na rin po tayo ng mga live po dito sa Hope Channel Philippines. Ayan, binabati po natin si Ney Faharit. Ayan, ang sabi po niya, good evening sa lahat. At binabati rin natin si Melinda Salagubang de la Cruz. Ayan, ang sabi niya, good evening po. Ayan, binabati po natin lahat ng mga nanonood po dyan sa Hope Channel Philippines. At ganun din, nanonood ang aking puntita, si Joy Abonales. Yan, nanonood po siya ngayon sa ibang bansa. Welcome po kay Tita Joy, kasama ng inyong mga kasamahan dyan. At ganun din si Diven Alihanyo. Good evening din po sa inyo. So mga ka-dear pastor, upang hinihintay po ninyo, i-share nyo na po ang ating pong video ngayong oras na ito sapagkat natitiyak ko po na marami po tayong aabangan, marami pong lesson na ibibigay po sa atin si Doc Flor Marticio. At ang ating pong pag-uusapan, mga ka-dear pastor, ay ang From Fury to Freedom. Yan, pag-uusapan po natin yung mga anger management issues na yan, kung ano pa. At natitiyak ko, hindi lamang ako, kundi kayong lahat, makaka-relate sa atin pong pag-uusap. Tutulungan tayo ni Doc Flor. Binabati ko rin si Meli Kayabyab Castillo. Ayan, nanonood sa atin. Good evening po sa inyo. At sa lahat po ng babati po sa atin, mga ka-dear pastor, ilagay nyo po kung saang lugar po kayo para ma-recognize po namin kung saang lugar po kayo. At syempre, yung lugar nyo rin ay ma-recognize para alam namin kung saan na nakakaabot ang amin pong programa. Nanonood din po si Pastor Jomel Arsenal. Ang sabi po niya, God bless po. Yan, God bless din, Pastor Jomel. Welcome sa ating programa.
Yan, sabi po niya ay regards to Doc Floor, naging speaker namin siya dito 2 years ago. Yan, sa, I think somewhere in Batangas po ito, Doc. Mm-hmm. And speaker po kayo sa church ni Pastor Jomel Arsenal. Ayan. At ganun din may nanonood po sa atin from Disney. Oh, kilala niyo to, Doc. Meroy Regal from Disney, nanonood po sa atin right now. Welcome sa lahat ng mga OFW po natin. Welcome po kayo sa atin pong programa. At mamaya kung di man kayo ma-recognize ngayon, ay babalikan po natin ng ilan dyan para talagang kayo ay makasama sa atin pong mga pagbati na ito. So mga ka-dear pastor, pahinihintay ninyo mag-participate, mag-share, mag-like sa atin pong video. At ganun din po sa mga gusto tumawag, mag-clarify, reach out nyo lamang po kami sa mga numero na nasa inyo pong mga screen para po ma-cater po namin ang inyo pong needs. Ayan. So, bago tayo magpumpisa, no, Doc Floor, sa ating pag-aaral, ano, bago natin i-cater yung tawag, at ganun din, excited din ako personally sa ating pag-aaralan kasi may anger issue din ako, Doc, sa life ko. So, yan, nanonood yung aking asawa. Yan. Makakatulong din sa akin to personally, not only sa mga viewers natin, kundi sa akin din. But before that, syempre, we will be hearing a song coming from Lindel Recto. At ang kanya pong aawitin ay I Am Fearless. So bago natin pakinggan ang From Fury to Freedom, pakinggan po muna natin ang awitin na ito. Ayan, nagpiplay na po ba yung music po natin? Before we start, ayan. Nagbabalik po ang Dear Pastor dito sa Hope Channel Philippines. Yan po ang awit ni Lindel Recto
I am fearless. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, panghihintay natin, mag-umpisa na tayo sapagkat maganda ang atin pong pag-uusapan tungkol po ito sa atin pong topic, From Fury to Freedom. Paano ba tayo makakalaya mula sa mga pagkagalit sa mga nangyari sa ating nakaraan, ano? Kaya sa oras po na ito, narito si Doc Floor upang tulungan tayo sa atin po mga pag-uusap. Again, sa mga gusto pong sumali, tawag lamang po kayo sa Globe 0945-833-7000 and for Smart 0961-722-7777. At hintayin po namin ang inyong text at ang inyong call para po sa inyo po mga katanungan. Ayan, good evening kay Jonel Mercado, kay Jovelyn De La Cruz, yan, nanonood po ito from Toronto, Canada. At ganun din si Mina Almasco. Yan, good evening daw po sa lahat. So, Doc Floor, napakaganda nitong topic na to. And I know for sure marami po kayo makakontribute dito at ako din. Pagka talagang kayo nagbibigay ng inyong mga insights ay talaga namang pumapasok sa puso. And pag-usapan po natin itong mga anger issues. Siguro lahat ng tao meron ito. Maaring ito ay may kinalaman sa kanila nakalipas, sa mga nangyari sa kanila. Siguro magandang ano ba ito, namamana ba ito, nakakabit ba ito sa genes ng isang tao kung kanyang mga magulang ay ganon, ay pwede bang, siguro ano, bago mo i-discuss pala do, kasi i-incorporate mo yon, pakinggan muna natin kasi may caller po tayo na tatawag. Okay. I think yan, ang name niya ay si Celine. Ready na ba ang ating caller? Hello, Celine? Yes. Hello po, Pastor. Good evening po. Hello po, good evening po. Ayan, live si Celine from Baguio. Siguro ano, mapalakasan sa part ng sa speaker ano para marinig. Naririnig mo ba kami, Celine? Yes, very clear po, Pastor. Ayan. So siguro dito na lang sa reception ng speaker pala natin ano para medyo malakas-lakas at marinig. So yan, Ma'am Celine, nandito si Doc Floor para ma-cater ang inyong pong gustong i-open at narito direct siyang sasagot po sa inyo. Ano po ang inyong pong gustong i-open? Ayan. I want to share my story po, Pastor. Okay. Siguro po kasi since magsi-center po ako sa anger ko. So I want to share po from my childhood. Mm-hmm. Kasi doon naman po siguro nagsisimula. So childhood to marriage to parenting struggles po, Pastor. Okay po. Okay, so first po is yung background ko, Pastor. First, I got pregnant at 21 po, Pastor. Ooh. So nung buntis po ako, finix ko na po yung mindset ko na i-give up yung mga pangarap ko sa buhay. Okay. Yung gusto ko na lang po talaga is yung how to be a mother. Okay. So, ever since po, very obsessed po ako sa pagpapalaki ng anak, talented mm-hmm. kids, paano magpalaki ng well-disciplined and okay. God-fearing kids. Nung buntis pa nga po ako, gumawa po ako ng parang list mm-hmm. ng mga i-study namin from 1 to 7 years old yung anak ko, like okay. academics, mm-hmm. Memory verses, mm-hmm. characters in the Bible, books of mm-hmm. the Bible, religious songs, yun po. And especially kung paano ko po siya tuturuan how to handle big emotions, okay. paano magkaroon ng magandang ugali, and gusto ko po balance yung magiging learning namin. Mm-hmm, so yun mm-hmm. po yung mas naging mindset ko nung since I got pregnant po, Pastor. So okay. yung goal ko din po is to be a good mother, to mm-hmm. have a good family who serves the Lord, mm-hmm. and a family that is a good example to others din po. Mm-hmm. But then, sabi po nga po nila, no, if the enemy knows our good plans, he'll do everything to destroy it. Mm-hmm, correct. Mm-hmm. So, I didn't come from an affectionate family po, Pastor. Mm-hmm. Lumaki po ako sa sigaw, sa palo. Okay. Mm-hmm. And sinabi ko po sa mama ko na ayoko maging, nung nabuntis na po ako, sabi ko sa kanya, ma, ayokong lumaki yung anak ko na maging kagaya ko at ayoko maging kagaya mo rin. Sabi ko sa kanya, mm-hmm. Papalakihin ko yung anak ko in a different way kasi ayokong lumaki yung anak ko na may trauma, may hinanakit. Lumaking walang affection, na hindi mm-hmm. appreciated, mm-hmm. ganon. So, pero nung lumaki-laki na po yung panganay ko, Pastor, okay. na-realize ko na ay mahirap pala talaga maging nanay, ano. Okay. So, mm-hmm. kaya siguro lagi akong napapalo before mm-hmm. and everything. But just to make it clear, Pastor, naiintindihan ko po yung naging situation before, but I'm not saying na tama. Mm-hmm. So, mahirap lang pala talaga siyang i-balance. Mm-hmm. But then, there should have been better ways po sana okay. kung paano, if kung
mas may alam pa sana silang parenting skills before, mm-hmm. pero wala eh. Pero syempre po, may emotional and mental effects na yung childhood experiences ko, kumbaga, okay. na mahirap na po akong baguhin. Mm-hmm. So sa bahay po kasi, wala pong appreciation sa achievements ko sa school. Mm-hmm. I was an honor student po, Pastor. Mm-hmm. Especially nung third year po ako, first honor po ako sa school. Mm-hmm. But instead na marinig ko yung, uy, proud ako sa'yo. Yung narinig ko po sa mama ko is, dapat lang, mm-hmm. para naman magbunga yung paghihirap namin. Yung Yung narinig ko, walang good job or anything. So, mas proud pa po usually yung ibang tao sa akin. Mm-hmm. And I experienced din po nung bata ako na, alam mo, yung mapalo sa daan. Okay. Ang daming taong nakakakita. Pamamahiyaan, no? The next day, tatanungin ka ng classmate mo. Mm-hmm. Opo, Doc. Kasi ganun po yung mama ko before. Okay. Tsaka, syempre, pagpunta mo sa school, tatanungin ng classmates mo, bakit ka pinalo? Anong nangyari? Mm-hmm. Masakit ba? Mm-hmm. Ganun. So, nakakahiya. But despite all the hatred, hindi po ako nagrebelde. Doon mm-hmm. lang din po siguro ako somehow believe sa sarili ko kasi I told myself po na pag nagrebelde ka, pagtatawanan ka nila. So, mm-hmm. just be successful at saka umalis ka na lang sa bahay niyo pag tapos ka na mag-aral. Mm-hmm. And noong grade 3 din po ako, kinuha po ako ng grandparents ko para pag-aralin. Uh-huh, uh-huh. So, malayo po ako sa bahay, sobrang layo. Uh-huh. 8 years old lang po ako noon. Uh-huh. So, yung bunsong kapatid po nila ng mama ko, okay. Lagi po akong pinag-iinitan. Uh-huh. Sinasaktan po ako. Kasi yung reason niya, nung buntis daw si mama sa akin, lagi siyang pinag-iinitan ng mama ko. Ah, so, okay. ngayon, gagawin uh-huh. niya din sa akin yun. Uh-huh. Ganun. So, na-witness po ng kapitbahay namin na sinasabunutan po niya ako before, sinisipa, uh-huh. kung ano-ano yung mga sinasabi, like, sipain kita dyan, patayin okay. kita dyan. Mm-hmm. Yung mga ganon. Pero iba po yung impact kasi kapag sinabi siya sa dialect namin. Okay. And yung grandparents ko rin po before, may mga paborito po silang apo. Mm-hmm. So kahit sa kanila ako nakatira, paspalihin po silang bumibili ng mga gamit ng mga pinsan ko. Siyempre mm-hmm. bata, pag-uuwi sila, sasabihin ng pinsan ko na, uy, alam mo, binilhan kami ng gamit, pero wag daw naming sabihin sa'yo. Okay. Yung ganon. So sa part ko po masakit. Mm-hmm. Siyempre, bata pa lang po ako that time, tapos malayo po ako sa mga sa parents ko. Mm-hmm. And nung nag-aaral po ako, I was bullied from grade 6 to grade 3. Mm-hmm. So marami pa po and I also experienced light sexual abuse na hindi ko na lang din po i-mention okay. po from mm-hmm. who. Yes. Mm-hmm. So yun lang po yung i-share ko sa childhood ko po ano. So my biggest goal po, Pastor, mm-hmm. since I was in high school is always self-improvement. Okay. Lalo na po yung sa anger ko and patience. Mm-hmm. Sabi ko nga po before, if ma-overcome ko tong weakness na to, magsusulat talaga ako ng libro. Okay. So hindi ko mm-hmm. po alam, hopefully na dumating po yung araw na yon. Mm-hmm. And very bad po ang aking anger management. Like tumatalon po ako sa inis, sobrang nagwawala po talaga oh. ako. Sobrang mm-hmm. sumigaw, mm-hmm. namimisikal sometimes sa mga anak ko kasi okay. mga anak na po ako ngayon. But mm-hmm. before, sa sarili ko po, like sinusuntok ko yung sarili ko. Okay. Kasi if I don't express my anger violently and mm-hmm. aggressively, para po akong mababaliw. Like hindi ko siya mm-hmm. kakayanin. Mm-hmm. So dapat in a violent or aggressive way. Mm-hmm. Which is, ayoko din po siya actually. Pero no matter how hard I try, sobrang hirap po siyang labanan. Okay. So para yung goal ko po talaga is to overcome this, not anything luxurious or wealth. Ito lang po talaga. Kasi for me, overcoming this monster inside me mm-hmm. is the most important kasi naaapektuhan po yung buong buhay ko, lalong-lalo mm-hmm. na po yung mga anak ko. Mm-hmm. So, sa marriage life ko naman po, Pastor, my Ayan. Marriage is also not okay. Okay. And I feel like I'm in a, para po akong married single mom na sinasabi na lang ngayon. Okay. Like, married ka, but you're a single mom. Mm-hmm. So, I believe po na nagawa ko na lahat ng possible solutions para mag-work po yung relationship namin uh-huh. before I decided na sumuko na, before ko nasabing pagod na ako. Kasi sabi nga po nila, Pastor, it takes two to tango. Correct. So, you can produce a quality family kung ikaw lang yung willing mag-execute ng good ideas. Mm-hmm. How many times po ako nagsishare ng tips about marriage, ng mga books, okay. ganito mag-solve ng problems. Kasi gusto ko pa talaga ng maayos and healthy na relationship. Kasi mm-hmm. since nga po nabuntis ako, gusto ko mag-focus na lang sa family ko eh. Mm-hmm. But then, ang asawa ko po, he's not willing to make an effort. Mm-hmm. Nirarason niya minsan sa akin, ang haba daw basahin, nakakatamad daw basahin, mm-hmm. pero he can spend a lot of time watching the news, okay. watch news about wars, politics, mm-hmm. pero mm-hmm. wala malang interest pag-aralan how to manage his marriage.
marriage. Okay. So, aanhin ko po yung alam ko kung ako lang yung gagawa. Mm-hmm. So, from pregnancy until nanganak po ako, magulo na po talaga kami at wala pong growth yung relationship. Mm-hmm. Hirap po ako sa bahay kasi after ko po manganak, after a few months, si Papa at saka yung kapatid ko lang po yung kasama ko. Mm-hmm. Nag-work po yung asawa ko that time at saka yung mama ko din po ay nag-abroad. Okay. So dahil nung 10 months na po yung panganay namin, since hirap na po kami, hirap po ako sa bahay, nag-decide po ako na umuwi po sa kanila. Dahil sa bahay po nila, sa family ng husband ko, marami pong mga kasama doon sa bahay. Mm-hmm. So somehow, may mag-a-assist sa akin, hindi ako mahihirapan sa pag-aalaga sa anak ko. And sasama din po siya that time. So ako naman po tuwang-tuwa. Kasi kako, yung magiging advantage pag nandun kami sa poder nila is mapagsasabihan siya. Okay. Na kapag nakita ng magulang niya na ganito yung attitude niya, maa-advisean siya. But I was very wrong, Pastor. So mas lumala po doon. Kasi nung nandun po siya, ang dami niya pong free time. Nagbabasketball siya like a teenager. Uuwi ng 9 p.m. Kami ng anak ko gutom. Wala kaming makain. So, siya kahit paano sa game nila, nakakapag-merienda siya. Tapos, buntis pa po ako that time. So, syempre, pag uwi niya, magra-rant ako. Ano yung aalangan naman po na okay ako or nasa okay na sitwasyon ako. Kasi yung anak ko po hindi nakakain. 9 p.m. na. Okay. Pero ako pa yung napasama. Ako pa yung mabunganga. So, many times po yan, many times kaming nagutom habang siya nasa labas na nag-e-enjoy, naglalaro, nagbabasketball. Mostly na nagpapakain po sa akin is yung high school friend ko po na nasa tapat lang din ng bahay nila. Oh, okay. Mm-hmm. Tinatanong niya ako kung, sabi niya, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa nga eh. Sabi niya, feeling ko nga eh, kumain ka muna sa bahay. Sabi niya, huwag kang mahihiya. Pag wala kang kakainin, pupunta ka dito sa bahay. Mm-hmm. Ganun po yung sabi niya. So, okay. Buntis po ako that time sa second baby ko. Nagbe-breastfeeding pa po ako sa panganay ko. Mm-hmm. So, okay lang naman po sa akin kahit na mahirap yung sitwasyon sa bahay nila. But, hindi po okay sa akin yung ganun na napapabayaan kami. Mm-hmm. Okay lang po sana kung yung nagtutulungan kami para makaon-ahon, pero hindi po kasi ganun yung nangyayari. May time pa po na Sabadong-Sabado, okay. 3 p.m. pa po lahat sila magkakapatid aalis para sumali sa liga, so magbabasketball. Okay. Elder pa po yung papa nila sa simbahan. Okay. So ayaw niya po talagang magpaawat. Ayaw niya talagang makinig. So yung ginawa ko po, binasa ko yung medyas niya para hindi siya matutuloy. Okay. So sobrang galit na galit po siya sa akin, ang sama daw ng ugali ko. Mm-hmm. Nagsagutan po kami, and that time nakikinig yung parents niya. Mm-hmm. Ang sabi ko lang naman sa kanya eh, ganyang klaseng ama ba yung gusto mong malakihan ng mga anak mo na imbes na pumupunta sa church, nagbabasketball pag Sabado. Pero wala ako. Ako talaga po yung masama. Okay. Because of ranting, just because of stopping him. Mm-hmm. So sa poder niya, hindi lang po namin na-experience magutom, na-experience din po ng anak ko na magdede ng Energen. 1 year old lang po siya nun, Pastor. Mm-hmm. Energen, condensed milk, and pinaka-worst po, yung anmumater na nagatas ng buntis. Mm-hmm. Siguro 1 year and 4 months pa lang po yung anak ko that time. So sobrang sakit po sa akin na ni ako, mahirap din kami, pero hindi ko naranasan yun. Mm-hmm. Magdede ng gatas ng buntis, pero yung anak ko naranasan niya. Kasi that time po ay nire-remind ko po siya, morning pa lang, napaubos na yung gatas. Okay. Pero hindi po siya bumili hanggang sa gabi. Mm-hmm. So, actually, before nitong hapon lang po, nire-watch ko po, napanood ko na po before, pero nire-watch ko lang po yung segment ninyo na The Difficult Person. Okay. Kasi sobrang nakaka-relate po kasi talaga ako doon. Mm-hmm. So, ay, pagdating na sa relationship, ayaw na ayaw niya po na nag-open ako sa kanya ng mga ayaw ko sa kanya. Mm-hmm. And kung gusto kong mag-address ng issues properly, he shuts me off like, ayan na naman. Okay. Tapos na yan. Ang OA naman, ulit-ulit. Yung mga, ganun lang yung responses niya talaga. Nothing, kahit, no matter how hard you try na maging maayos yung conversation, wala po talaga. So, hindi po na-address ng maayos yung issues na napag-aawayan. And the tendency is po, ulit-ulit po siyang nangyayari. Doon po ako unti-unting napagod dahil wala pong improvement yung relationship. Nagiging mas toxic siya every argument. Mm-hmm. So, for me naman po, yung tinatanong ko po sa sarili ko is it too much to ask from the father of my kids na maging good example kami sa anak namin? Mm-hmm. Like,
ganun ba siya kahirap? Mm-hmm. Should I apologize? Dapat ako bang mag-sorry? Kasi hindi ko siya matiis. I can't stand a man who isn't willing to grow, to be a better person for his family. Okay. So, yun po kasi talaga ang hindi ko matiis. Okay lang naman kasi lahat naman po tayo ay may mga weaknesses. Ano, mm-hmm, given na po yun. But hindi ko po matik yung hindi tayo nagtatry na magbago. Especially siya, hindi siya nagtatry na magbago. Hindi katiting. So, gusto ko po, pag nagkaisip yung anak namin, makita nila na maayos kami as a couple. Kasi may nabasa po ako before, Pastor, na okay, the best gift that you can give to your children is not your love for them, but your love to your spouse. Okay. Kasi dun daw magre-reflect kung ano yung family na magugustuhin nila in the future, parang ganun. Kung ano, mm-hmm, yung magiging sila as a husband and wife in the future. So, ganun po sana yung gusto kong maging example namin sa mga anak namin. And, mm-hmm, as parents, para maging magandang example din po kami. So, ayaw niya po na nagrarant ako ng problema. Kasi parang for him ba is, sayang lang ng oras. Sayang oras, okay. Kasi yung magiging, opo, kasi yung magiging scenario is like, bibigyan kita ng sama ng loob, bibigyan kita ng problema. Pero dahil galit ka sa akin ngayon, ako na yung victim, ako na yung kawawa. Ganun, mm-hmm, po kasi, ganun yung pagka-twist ng situation namin. Mm-hmm. So, para later on ko na po na-learn ng konti about, mm-hmm, yung narcissist people, gaslighters, mga ganun. Later, okay, on na lang po siya. So, gusto niya, pag may napag-aawayan po kami, dapat tahimik lang ako, wala akong gagawin. Mm-hmm. Or else, siya na yung mai-stress pag ako na yung nagra-rant. Mm-hmm. So, yun bang tipong, he only reacts to my reaction, but he doesn't look at his actions. Parang ganun po, Pastor. Mm-hmm. And yung nakakagigil po na lagi niya lang sagot is, Eddie, wow. Okay. Yung ganun lang po, Pastor. Very, like, very immature. Eddie, wow. Mm-hmm. Naghahanap ka na naman ng away. Mm-hmm. So, pag pagod ako sa kanya, pag sinasabi kong ayoko na, yung usual na responses niya po ay maghanap na lang daw ako ng iba. Na as if naman yung parang lalaki ang solution sa problema, which is not, mm-hmm, na hindi daw siya yung hinahanap kong tao, mm-hmm, mataas daw yung standard ko. So hindi ko po alam kung mataas yung standard ko na for me, just for me po, I'm only asking for the bare minimum lang naman. Mm-hmm. Hindi naman sobra-sobra, kasi para naman yun sa mga anak namin. And the moment na nag-give up ako, gini-guilt trip niya po ako na bakit ko daw siya iniwan, na sana daw tinutulungan ko siya na magbago. Mm-hmm. Ganun yung nangyayari. Iniwan ko daw siya sa ere, na para bang yung feeling niya is parang trip ko lang na ma-stress, trip, mm-hmm, ko lang na iwan siya. He's making me feel bad na iniwan ko po siya. And for him, hindi po valid yung reasons ko para sa kanya. Ano, mm-hmm, daw yung kinaka-stress ko sa kanya? Wala, mm-hmm, naman daw ako dapat ika-stress. So, dapat ba titiisin ko na lang yung mental and emotional torture? Kasi for me po, bakit ako magtitiis if you're not good for my mental health? Yun po kasi yun, especially, okay, na may mga bata po na apektado. Mm-hmm. So, kung trauma lang naman yung finifeed mo sa akin, bakit pa ako magstay? Mm-hmm. So, for others naman, ang sinasabi po nila, usually po kasi yung standard nila or yung... parang batayan po nila na pwede ka na mag-give up sa marriage mo is kapag may cheating na nangyayari, okay, mm-hmm, may physical abuse, mm-hmm, pag mabisyo. So, people would usually tell me po na tiisin ko na lang. Okay. So, ang sa akin naman po, titiisin ko, but what about my mental health? Mm-hmm. Kasi yung mga anak ko po yung sumasalo sa stress ko. Mm-hmm. So, ang sinasabi po nila, ang mahalaga, nagsustento, magpasalamat ka nga, wala siyang bisyo, hindi naman ang bababae. Pero ang sa akin naman, ano ba yung obligasyon namin as parents, as a husband and as a wife, ano ba yung responsibility namin? Yung responsibility niya ba as a father and as a husband, mag-provide lang financially, mm-hmm, tapos hindi na siya magko-contribute sa parenting, mm-hmm, ganun na lang ba yun? Yun po kasi yung gusto kong ma-learn niya, sana. Mm-hmm. And for me, I'm only asking for the right responsibilities lang naman po sana nagagawin niya. So, mm-hmm, wala po siyang accountability sa kanyang actions, feeling niya sa feeling niya siya po yung victim sa problemang siya din naman yung nagdadala. Okay. At gusto niya pag nag-sorry siya, tanggapin ko na agad. Yung, mm-hmm, parang hindi po siya mag-effort. Example, hindi pa ako okay, magsasorry, mm-hmm, na siya, ayaw ko munang mag-usap kami or hindi muna ako okay, magagalit na po siya. Mm-hmm. Ganun po siya. And walang, like, he doesn't give me time to process my emotions. Okay. Dapat bawal kang magtampo, bawal kang mainis, dapat maya-maya okay ka na. He doesn't give me time to heal properly. So, before nga po, tinanong ko siya, Pastor, what if, sabi ko, isipin mo ha, what if magkagaya mo yung magiging asawa ng mga anak mo?
tignan mo yung sitwasyon ko sa sitwasyon nila, matutuwa ka ba? Mm-hmm. And ganun lang din po, yung sagot niya lang sa akin is, eh di wow. Ganun lang talaga ka story yung okay. usual and mostly na sagot niya. Mm-hmm. So sa akin, dumating po ako sa time na naisip ko na small thing lang ba ito? Okay lang ba ako? Dapat mm-hmm. ko bang palampasin na lang? Invalid ba yung nararamdaman ko? Mm-hmm. So sabi nga po nila, ng ibang tao, magbabago din yan. Mm-hmm. But the problem, Pastor, is waiting consumes my soul din po. Like, the more I wait for Him to make just a simple change, the more na nauubos din po ako. Okay. To the mm-hmm. point na, ano na yung ibibigay ko sa mga anak ko? Anong energy na yung ibibigay ko sa mga anak ko? Mm-hmm. So, if I give up, gagawa siya ng konting paraan just to say na may nagawa siya. Mm-hmm. Para kapag tuluyan na po akong nag-give up, ako na yung masama. Kasi sumuko ako, eh lumaban naman siya. Mm-hmm. Parang yung sa quote po na nabasa ko na, the wrong man is interesting. He'll spend years burning down the relationship. Then when you can't take it anymore, mm-hmm. he'll start pouring small amounts of water on the ashes and expect credit for trying to save it. Then he will make small effort to revive the relationship. And when you say it's too late, he'll say you're the one who's ungrateful mm-hmm. and that it's your decision to give up. Parang play safe po. Ganon. Never ko pong narinig sa kanya na, never po akong nakarinig ng any suggestions or solutions kung paano kami maging okay. Lagi mm-hmm. ko po yan tinatanong. Before pa po ako advisan ng ibang tao, nagawa ko na po, natry ko na po lahat ng possible mm-hmm. solutions. Hindi ko alam kung ano po yung hindi ko nagagawa. So, mahirap po, very mahirap po sa part ko. So, magto-2 years po kaming hindi okay since pandemic pa po noon that time. Okay. Like, yung longest po na hindi kami naging okay is 2 years. So, kahit po hindi kami okay that time, gusto ko po sana is maging parents pa rin kami sa mga anak namin kasi never pa po kami talagang nagsama sa isang bahay. Okay. Anang matagal, like for a long time, yun lang po nung nandun kami sa kanila. But mm-hmm. only for a year lang po yun, Pastor. After mm-hmm. that, never, hindi na po kami, mostly separated na po kami sa work, sa trabaho, mm-hmm. nasa probinsya po kami, siya naman po nasa Manila, ganun. So for me, possible naman na kung para sa mga bata, mag-co-parenting, ganun. Mm-hmm. Pero wala din po siyang plans for his kids, kung ano yung gusto niyang mangyari sa mga anak niya. So, that time din po, gusto niyang, umuwi po kasi ako that time. Mm-hmm. Eh, gusto ko po kasing maging magulang naman sa mga anak ko. Kasi mm-hmm. magto-2 years na po silang walang kasama. Yung papa ko lang po yung nag-aalaga sa kanila. So, while mm-hmm. my priority was to be a mom, kahit for a few years lang, siya naman po laging mainit yung ulo sa akin na sana makapaghanap na daw ako ng work. Kasi hindi po kami okay nga that time. Mm-hmm. So, ang napapansin ko po, every time na hindi kami okay, ginigipit niya ako. Ayaw okay. niya magpadala ng tama. Mm-hmm. Ganun po siya na as if kung madali lang naman maghanap ng work sa amin, gagawin ko naman. Pero wala, kasi sa probinsya wala pong internet. Mm-hmm. So until nagka-work po ako and nag-decide po ako na bumukod noong 2021, susagot ko po yung bill, sa kanya naman po yung food and house rent. Mm-hmm. So sobrang saya ko po that time kasi nabibilhan ko na po ng maraming food yung mga anak ko to the point na nagsasawa na sila sa pagkain. Mm-hmm. Tapos until dumating po yung time na tawag dito, umuwi po siya sa amin. Mm-hmm. Before that po pala, syempre ay ganun na po, Pastor, ano, tuwang-tuwa na po ako na nakakapag-provide na ako ng maayos, mas maayos na yung sitwasyon ng mga anak namin compared before. But yung weaknesses ko sa anger management, ganun pa rin po. Mm-hmm. Feeling ko nga po is mas naglala siya, lalo na sa parenting. So one of my goals is makapagpatuloy po ako magpa-therapy. Kasi noong 2020, mm-hmm. nagpa-try po akong magpa-therapy. I was diagnosed with severe anxiety. Okay. And hindi ko lang po kasi siya naituloy. Mm-hmm. So actually that time, siya po yung asawa ko po yung number one reason kung bakit ko naisipang magpa-therapy. Mm-hmm. Kasi yung iniisip ko po that time, kung hindi siya magbabago, paano na ako? Lagi na lang ba akong iiyak tuwing gabi? Mm-hmm. Lagi ko na lang bang sasaktan yung sarili ko every time na galit ako? Ganun po yung iniisip ko. So habang buhay na lang ba akong mawawala at magwawala, sasaktan yung sarili ko? So gusto mm-hmm. ko pong mag-heal that time.
At saka gusto ko rin pong mag-heal kasi gusto kong ibigay yung best version ko sa mga anak ko. Mm-hmm. Kasi for me po, very broad ang responsibility as a parent, hindi lang mapakain sila. Mm-hmm. But then of course, paano sila ma-guide ng tama? Yun po yung parenting sa akin. Paano sila i-guide ng tama? Paano ituro yung magandang asal sa kanila? And ayun na po nung nakaunahon na kami, umuwi po siya. Sabi niya uuwi daw siya ng isang buwan. Titigil daw po siya sa trabaho. Sabi ko okay lang, pero hindi ako makakapag-shoulder ng expenses kasi that time may utang pa ako. Okay. So sabi niya makakapag-loan naman daw siya. But to make the long story short po, umuwi po siya and binigyan niya po ako ng matinding financial problem. Hindi siya nakapag-loan that time. Mm-hmm. So I freaked out po talaga, Pastor. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggasto, saan na naman ako uutang kasi may pending pa akong utang, sasaluin ko almost all expenses. Mm-hmm. Eh kakaahon-ahon nga lang namin. Mm-hmm. And nung nakita po niya akong umiiyak, yung reaction niya po talaga ay annoyed. As in, na-annoy po siya sa reaction ko na umiiyak. Okay. Ang bungad niya po sa akin is, "Miyak ka ba?" Mm-hmm. Ay, sabi ko na nga ba eh. Yan talaga ang mangyayari kapag walang pera yung tao eh. Mm-hmm. Ganun po yung reaction niya, imbes na sa akin po kasi okay lang naman sana na ganun yung nangyari. Kung yung narinig ko naman sana is, pasensya ka na, hindi mm-hmm. ko naman kasi alam na hindi pala ako makakapag-loan kasi may miss na payment yung company, gagawan ko ng paraan. Okay lang naman po sana kung ganun, but yung ipapakita pa na parang in-invalidate pa yung feeling mo na na-stress ka kasi mm-hmm. for him pera lang naman yun. Okay. So yun po yung hindi ko matanggap kasi for me I was finally giving my kids a better life but they suffered instead. So sobrang sakit po nun sa akin and binalik po ako sa time na nandun kami sa poder niya na sobrang nagugutom kami ng mga anak ko. Mm-hmm. Ganun po yung bumalik sa akin yung matinding emotional trauma na yun, bumalik po lahat. So nalubog mm-hmm. po ako sa utang. Dahil hindi ko alam kung invalid ba na ma-stress ako, pera lang ba talaga yon, simpleng sitwasyon lang ba talaga yon. So to make the long story short, nakapagbalik na po siya, Pastor, ng sa trabaho. Pero very unfortunate pa rin kasi yung napasukan niya pong trabaho, very delayed po silang magpasahod. Mm-hmm. Like 2 weeks delayed. Kaya ang nangyayari po is ako na naman sumasalo sa expenses, utang bayad. And yung mga anak ko kasi syempre nagfo-focus na po ako sa work that time eh. Mm-hmm. So hindi ko na po naaalagaan yung mga anak ko. Super loaded po ako sa work. Wala akong time sa mga anak ko. And yung healing na ini-expect ko lumala pa pala. So yung mga anak ko po they are very young pa po sila. Grade 1 and kinder, Pastor. Naging independent po sila kasi tatlo lang po talaga kami sa bahay. Okay. Naging independent po silang maligo, kumain, mag-aral. Like, kasama nila ako pero wala naman ako. Napapansin ko lang sila pag may ginawa silang mali, sinisigawan, pinapagalitan, napapalo. Mm-hmm. So, very draining po siya sa akin mentally, emotionally, physically, financially. Yung mga anak ko po yung sumasalo ng stress na natatanggap ko sa sitwasyon namin. So, it's very difficult for me to relax kasi I admit na number one, hindi ko po makontrol yung emotions ko talaga. Pinakamahirap po yun sa akin. And the more na hindi ko nakokontrol yung anger ko dahil nagpapatong-patong po yung mga problema. Mm-hmm. So, natatakot po ako na lalaki yung mga anak ko sa akin na galit sila sa akin. Kasi sabi ko nga kanina, ayokong lumaki sila na kagaya ko. But it feels like parang mas magiging malala pa sila sa akin kapag hindi ako nagbago. Kapag sila yung nagiging outlet lagi ng stress. Mm-hmm. And there are things na I can't control no matter how hard po, Pastor. Mm-hmm. Like, lalo na po yung anger ko. Once na, very immature nga po ako magalit eh. Lalo na sa mga anak ko. Kasi pag galit ako sa kanila, hanggat hindi po ako okay, hindi ko talaga sila pinapansin. Ganun po ka immature. Like, tinatry ko naman siyang labanan, pero mahirap po talaga. Okay. May time po na very aggressive po, the way ko silang mapalo. Very maingay po kami sa bahay. And after that, yung tipong sobrang kukonsensyahin po ako. Minsan mm-hmm. may mga pasapasa na nga po sila. And minsan I ask God nga po eh, pag nangyayari yan, tinatanong ko sa Panginoon na umiiyak, "Lord, can you see me? Nakikita mo ba kung paano ko tinatrato yung mga anak ko? Hahayaan mo bang ganito yung ma-experience nila sa akin?" Mm-hmm. Kasi kung prayer lang, Pastor, I always pray. Ito po yung greatest prayer ko eh, halos lagi-lagi na everyday na ma-overcome ko yung mga trials ko everyday na hindi ako magagalit, ma-overcome ko yung anger ko. Okay. So yun po yung tinatanong ko sa Panginoon, "Do you want me to
do you want my kids to suffer? Aantayin mo bang mamatay yung mga anak ko, mapatay ko yung mga anak ko, o ako na lang yung patayin mo ngayon? Yun po yung pinagpipray, o yung sinasabi ko minsan sa Panginoon, bakit ang hirap humingi ng tulong? Minsan pinagpipray ko din po na wag mo na lang akong gisingin the next day. So, since, kasi very suicidal po ako eh, once na very heavy na po ng emotions ko, no matter how small yun sa ibang tao, yung escape ko po lagi is mag-suicide na lang ako. But since hindi ko po siya nagagawa, hindi ko siya kayang gawin, I have those kinds of thoughts, pero hindi ko po siya kayang gawin. Okay. And kaya yun po yung lagi kong sinasabi sa Panginoon na wag mo na lang akong gisingin. Kunin mo na lang ako para hindi na mag-suffer yung mga anak ko. But then I wake up every day experiencing the same struggles. So para i-comfort po yung mga anak ko, gumagawa po ako ng weekly forum, parang weekly open forum po namin. Kinakausap ko po sila kung ano yung ayaw nila sa akin, kung ano yung gusto nila sa akin, kung ano yung ayaw nilang gawin ko. So nag-a-apologize po ako sa kanila. Ina-explain ko rin po hanggang sa abot ng makakaya ko, kahit hindi ko alam kung naiintindihan ba nila, para lang malesen yung bigat na nararamdaman din nila every time na sila po yung sumasalo ng stress ko. So in-explain ko po yung side ko sa kanila. And may time pa nga po na most of the time kapag galit po ako, kasi grabe po talaga ako mamalo, Pastor. Siguro kung makita nyo akong mamalo, kahit kayo, aawatin din po talaga ako. At e, feeling nyo po siguro talagang parang psycho akong tao or what, kasi severe po talaga ako magalit. Hindi ko talaga siya makontrol. Ma'am Celine, so, matanong ko pala, no? Ano ba lang, ilan po ang anak ninyo? Ano pong edad ng mga yan? Dalawa po, Pastor. They're just 7 and 5. Okay, 7 and 5 po. So very young pa po talaga sila. Ngayon po na age nila yan, before pa po yung ganitong scenario namin. Bata pa po sila that time. So most of the time po, parang may part sa utak ko minsan na kumukontra sa akin. Na yung parang yung voice na yon sa utak ko, alam niya yung tamang gawin. Mm-hmm. Ina-advise niya yung self ko. Pero mas malakas po yung influence ng anger ko eh. Kasi especially sa mga time po na galit na ako. So I mostly fight with myself po, lalo pagdating sa mga bata. Pinapagalitan ko po yung sarili ko. Like, example, sinasabi ko po na habang pinapalo ko po sila, ano. Kasi yung problema po kasi sa akin, usually yung sinasabi sa akin ng papa ko, pag mamamalo ka, please lang, sapet. Hindi kung saan-saan. Eh, yun po yung problema sa akin. Once nagalit po ako, hindi ko alam yung gagawin ko. Sapwet, suntok, sabunot. Yun po yung nangyayari kasi. Which is, sobrang ayoko po. So, habang ginagawa ko yun, yung voice po sa utak ko is nagsasabi, ano ka ba? Bata lang yan. Natural lang magpasaway. Ganyan ka rin naman noon. Mas intindihin mo yung mga anak ko, ang mga anak mo. And then, sasagot din po yung galit na part ng self ko na, ay, hindi. Kanina pa to eh. Kanina pa ako nag-warning eh. Ganon. Okay. Siguro Ma'am Celine, ano, para mas maano, we'll be hearing from Doc, ano, para hindi ka mabitin din mamaya kung meron kang question na gustong itanong. Since na-highlight mo na rin naman yung ibang experiences mo, pakinggan natin si Doc, ano, sa andiyan ka lang, antabay ka lang, huwag kang aalis. Pakinggan natin si Doc para makonsume natin tong remaining 40 minutes. Para sa kanyang sasabihin, ilan sa mga pwede mong malaman. And then mamaya, pagkatapos siya, pwede ka magbigay ng ilang mga follow-up mo na question, clarification sa kanya pong sasabihin. So Doc, ito, nakita na natin yung experience si Celine. Napakadami nun. I know for sure na nakuhaan mo ang ilan doon. At siguro mamaya may mga follow-up question din ako regarding din po dito. Sa mga ganong sitwasyon, Doc, ano bang pwede nating gawin? Okay. Thank you for sharing, Celine, especially your emotions, what you are growing through, no? Sad. Hindi nakakatuwa ang mga pinagdaanan mo. Kasi sa start ng iyong pagnanarrate ng nangyari sa'yo, parang I would assess you as having had experienced child trauma. Ayun. Very alarming sa akin yung sinabi mo na ang dami mong abuses na natanggap from childhood, no? Lalo na yung sexual abuse. Na I feel like kahit hindi mo man sinabi, is a kind of abuse that is an incest. Okay. Okay? Hindi mo man nabanggit, but I don't want you to say, I don't want you to admit it or what, basta sexual abuse. Napaka-traumatic niyan
sa isang bata na kagaya mo. Aside from that, no? Trauma. Yung trauma mo pa rin na nakuha sa parenting because of how you were brought up as a child from your parents. Parenting has a lot to do with the modeling. How you are behaving now has been modeled from your family of origin, from your parents. No? Aside from that, meron ka pa rin nakuhang genetic factor. Yung personality na nakuha mo, na acquire mo sa iyong mga magulang, sa iyong mga lolo at lola. No? Kasi personality kasi is also inherited. Kaya mixed up ka ngayon. A combination of a lot of things. Okay, childhood trauma yan. Pagkatapos, nagkaasawa ka. Sa pag-aasawa mo, because of the childhood trauma that you experienced, affected ang relationship mo. The way how you relate with others, hindi mo nabanggit kung hindi naging maganda or maayos ba ang relationship mo sa mga coworkers mo, sa mga friends mo, ano. So, ang focus mo lang sa iyong husband at sa iyong mga anak. So, nakikita ko na yung pag-aasawa mo is another trauma in your life. Dagdag, ano? Oo. Dapat kasi, no, as a therapist, no, yung time ngayon is not enough. Correct. To address all the experiences that you had, the different trauma that you experienced from childhood. So, patong-patong. Kaya nga, at this time, dahil I'm happy. Narinig ko sa'yo na nagkaroon ka na ng therapy session with a psychotherapist. Ang ganda nun, kaya lang hindi mo napagpatuloy. Hindi ko alam kung nakailang sessions kayo. Hindi ko alam how it went with you, the result, the effect of that psychotherapy, kung nakatulong ba. Kasi kung nakatulong yon, I hope na continue. At kung naputol yan, I would still encourage you to undergo therapy. Kasi yung mga reactions mo sa sitwasyon, yung mga feelings mo ngayon, yung mga pinagdadaanan mo is an indication na kahit nagkaroon ka ng therapy, ay parang kailangan mo pa rin na ipagpatuloy. No? Ang daming issues eh. Complicated na. The way how you relate with your husband also is affected with the childhood trauma that you experienced. Kasi yung mga nakakaramdam ng childhood trauma, affectado, maraming bagay ang naaapektuhan sa kanila at nabanggit mo ang ilan. You were affected psychologically, socially, no? Emotionally, physiologically, wala ka nabanggit, pero I'm sure affected ka rin physiologically. Kaya ang behavior mo at present is like that. No? Nalulungkot ako na dahil hindi na-address agad ang trauma mo, no? Yung na-model mo sa magulang mo is carried over Dala, no? Sa iyong sariling pamilya. At ganun talaga ang mangyayari unless you become fully aware. Parang meron ka ring nabanggit na awareness na, Panginoon, bakit ganito? Gusto mo ba maging ganito ako sa mga anak ko? Of course, the answer would be no. Because we have a loving father. Amen. Kung siya ang magiging model natin, this will never happen. No? Pero alam ko, nahihirapan kang maikasakabuhayan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo kasi merong kang dalahin. Ano ito? Yung parental, yung worldly parents. Yung merong kang magulang na kung paano ka pinalaki, ay ganun din ang pagpapalaki mo sa iyong mga anak. Kasi ang parenting ay, ano yan eh, umiikot yan. Cycle, ano? It's a cycle. You will be bringing your children up the way how you were brought up. Okay. But unless you become aware and you develop self-control, because you were aware, ano, hindi mababago. Kaya I think you're having difficulty overcoming that kasi two voices ang naririnig mo. Pero natutuwa ako sa'yo in spite of that, in spite of nakakarinig ka ng dalawang beses ng maganda at mabuti, ay mentally
alert ka pa rin. Mm-hmm. Kasi it could even affect you, no? Maaring ma-develop sa'yo ang schizophrenia, ano, yung ibang mental illnesses, depression, anxiety, yung mga yan. Actually, parang natatandaan ko na na-diagnose ka na, na-assess ka na as having anxiety. Mm-hmm. I think it will really happen to you because of the trauma that you experienced from childhood. Mm-hmm. Kaya it takes more than one session, two sessions, three sessions of therapy. Kaya hindi ko alam kung nakailang session ka na, hindi ko alam kung nakailan, pero kung nakailan ka man, I think you still need to, no, to undergo therapy. Yung husband mo, nabanggit mo na hindi cooperative sa'yo. And tama ka, it takes two. Pero if you want change, no, sa inyong, let's deal muna with the relationship. Kasi mas, ano dapat eh, ang mga anak, sumusunod lang yan eh. Mm-hmm. Sa kung ano kayo nagtatrato sa isa't isa ng correct. Iyong husband. Mm-hmm. Actually, kahit asawa mo yan, mahirap mong kontrolin ang isip ng iyong asawa. But you can control yourself. Amen. You can control your reactions. You can control your emotions. Mm-hmm. Totoo na may trigger. No, sabihin na natin yung husband mo. Ako lang ang nag-e-effort. Mm-hmm. Ang asawa ko hindi. Mm-hmm. Okay. Kung gusto mo talagang magkaroon ng change, lalong-lalo na sa pagpapalaki sa iyong mga anak, mm-hmm. huwag mong intayin na magkaroon ng pagbabago ang asawa mo kasi nga wala kang control sa kanya. Mm-hmm. But with yourself, you can have full control. Mm-hmm. Nahihirapan ka ngayon, ang tingin ko, no? Nahihirapan ka ngayon kasi inaasahan mo yung teamwork mo sana teamwork. Ang husband mm-hmm. mo eh. Inaasahan mo siya na ano naman ang bahagi mo? Paano tayong mababago? Kung mm-hmm. ako lang ang magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ng pagbabago kung uumpisahan mo sa'yo. Mm-hmm. Oo. Don't wait for the participation of your husband because it might never come. Mm-hmm. Kaya ano mangyayari sa iyong mga anak? I'm very sure mahal mo ang dalawang batang yan. Mm-hmm. Oo. Kaya lang na out of control ka, nakita mo ang efekto sa'yo ng ganung klaseng pagpapalaki, nasasaktan ka. No? Ano na lamang? Sabi mo nga, sa'yo din nagmula, mas matindi ang nararanasan ng mga anak mo. Mm-hmm. So ano na lang ang magiging efekto sa kanila? Kaawa-awa ang mga mm-hmm. bata. So, thank you for being aware of what is happening mm-hmm. to you, to your husband, and to your children. Pero ang tanong ko sa'yo, ang challenge ko sa'yo, ano naman ang gagawin mo para magkaroon ng improvement, mm-hmm. a little improvement mm-hmm. with the way how you relate with your two kids would mean a lot to them and to you as well. Mm-hmm. Okay? So sa ngayon, seemingly, base sa iyong isinalaysay, ay nahihirapan ka pa rin mm-hmm. na ma-overcome ang iyong mga negative reactions. No? So, talagang I would refer you to a psychotherapist ayun. Who could help you overcome. No? Mm-hmm. And it would take more than few sessions kasi nakagisnan mo na, nagawa mo na, mm-hmm. parang markado ka na, na ganyan, kaya nahihirapan kang i-overcome eh. Mm-hmm. At yung mga bagay na hindi mo ma-overcome na mag-isa, no, ibinigay mo na ang sarili mo sa Panginoon. Kasi sinasabi mo nga, Panginoon, di ba ayaw mo nito? Ibig sabihin na, i-commit mo na rin ang sarili mo sa Panginoon. Mm-hmm. No? At kung naririnig mo lang siya, sasabihin niya, of course not, because I am a God of love. No? Hindi yan ang pinanukala ko mm-hmm. na maging mangyari sa isang magpapamilya. No? Hindi yan ang pinanukala ng Diyos. Kaya I think talaga you need a therapist mm-hmm. to help you overcome kasi complicated na eh. Relationship from home, no, yung immediate family mo, parents and siblings, relationship with your husband kailangan ma-address din mm-hmm. and relationship with your children. Mm-hmm. Napakaganda ng panukala mo. Napakaganda yung goal mo, buntis ka pa lang. Naku, yung mga magagandang lessons na pwede mong maituro sa mga anak mo, nandun eh. Your goal was excellent. Mm-hmm. But, you know, nahihirapan kang gawin yun because of, yun na nga, nag-expect ka pa sa asawa mo. No? Baka, well, sa iyo rin nagmula kanina, narinig ko na
It takes two. It takes two. Mm-hmm. Pero, kung hindi naggagawa ng effort ang asawa mo, you, no, as a mother, should do something. Mm-hmm. Maraming bagay na pwede pang ma-improve. Sabi mo, ginawa ko na yung best ko. Lahat ng, I think I have exhausted para maging maayos yung relasyon namin sa ng asawa ko. If you will go to a therapist, I think your therapist could also come up with things na akala mo nagawa mo na ay hindi pa, okay, na pwede mo pang subukan. So that is the beauty of seeing someone who understands your situation. No? Kumbaga, exhaust mo, yeah, kumbaga parang feeling, oh, ma-exhaust mo, pero yung pala, yung iba, pero, pag nagpa-check ka, yeah, meron pa. pang makikita. Meron pang makikita at meron pang ipasusubok sa'yo na pwede mong gawin. Mm-hmm. Kasi if you want to make a change in your life, that change should not be coming from other people, but that change should be coming from you. Mm-hmm. Paano pala yun, Doc? Kasi, ano eh, hindi lang naman siguro si Lynn, ano, and most of our people, nararanasan din ito. Mm-hmm. And commonly, naririnig ko, do you think tama yung ganitong pagpapayo na lalo sa, syempre, yung mga tao, wala naman silang idea or background kung ano talaga nangyayari. Sabi mo nga, pag nagpa-check ka, mayroon pa palang other possibilities na pwedeng ano. Eh, paano pag yung they opted yung ganito? Wala naman palang ano, edi hiwalayan mo na lang. Kung wala na ano, do you think that would be the best option? Kumbaga, kasi iniisip na isang tao na exhaust mo na lahat. Eh, paano pag yun the only option? Kasi sinasabi nila na, baka pag yan ay iniwan mo at hiniwalayan mo, dyan pa siya matauhan na ikaw pala ay mahalaga sa buhay niya. Paano pala yung ganung idea do? Okay, actually sa ngayon, talagang wala pa tayong approval na divorce sa Philippines. Eh. Opo, opo. Mm-hmm. Yun ang problema natin. Pero couples do separate, di ba? Mm-hmm. Even without divorce, even without being annulled, couples separate pag hindi na nila kaya. Mm-hmm. Pero talagang totoo rin na sinabi ng ating Bible, no? Mm-hmm. Na as much as possible, maging si Mrs. White ay wag maghiwalay. Exhaust mo muna ang sarili mo. Mm-hmm. Pero kung wala, parang wala naman siyang nabanggit na physically abuse siya ng husband. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. Parang wala akong narinig. Mm-hmm. Oo. So, it's just a matter of emotional. Mm-hmm. I think, ang feeling mo, you are emotionally abused. Mm-hmm. Draining siguro. Oo. At saka, may kaunting nakita akong, may kaunting neglect from the husband. Mm-hmm. Kasi, gutom na silang mag-ina eh. Mm-hmm. Pero walang ginawang effort yung asawa para basic ni dyan. Pero parang hindi na natiling ganun ang sitwasyon eh. Mm-hmm. Parang there came a time na nagkaroon pa rin ng trabaho yung asawa niya, kaya natuwa din siya once upon a time. Pero hindi ko alam kung nasustain yun. Mukhang hindi naman nasustain. Mm-hmm. So, kailangan medyo malaman ng therapist ang mga details para magkaroon ng idea kung ano pa ang pwedeng maipagawa sa'yo para ma-improve yung relationship nyo ng iyong husband at yung the way how you deal with your children plus your anger management. Pero meanwhile, habang hindi ka pa nakakabalik ulit sa iyong therapist or pumunta sa therapist, ay siguro strengthen you're being aware of what you are going through, how you are handling your children. Kasi kaawa-awa sila. I'm very sure 5 sila ngayon, 7, they were younger than this when abuses started. No? At nakakalungkot yon kasi naranasan mo na nga eh kung anong efekto sa'yo. Iwasan natin, sana hindi na mangyari sa mga anak mo. And it's never too late to make a change in the style of your parenting. No? Yung maging abusive ka rin, parang ganun eh. Naging abusive na rin siya sa kanyang mga anak at napakalungkot nito no? Ng magiging efekto na kagaya ng mga nararanasan mo ngayon. It might even be worse with your children. Baka mas matindi pa ang naranasan nila. Kaya napakahalaga na matutunan mo rin ang self-control. Ayun. Okay. So, sa ngayon na hindi ka pa nakakapunta o nakakabalik sa iyong therapist, i-practice mo muna yung relaxation. Relaxation technique. Kapag
mainit na mainit na ang ulo mo instead of heating, kasi ang nakakasakit parang sila yung ano eh, yung tagasalo. Sa Tagalog, ang tawag natin dyan, tagasalo. Tagasalo. Na mga problemang nararanasan mo sa hindi magandang pakikipag-ugnayan sa iyong asawa. Sa mga trauma mo, nagiging tagasalo sila at kaawa-awa sila. So kapag dumarating ka sa point na galit ka na at gusto mo na silang saktan, huwag mo silang harapin. Huwag kang pumunta sa mga anak mo kasi galit na galit ka. Layo na lang, no? Lumayo ka sa kanila kasi sila ang masasaktan. Ano pwede mong gawin? Kung hindi, mag-deep breathing ka. That's number one. Kapag galit na galit ka na, stress ka na, huwag mong harapin ang dalawang anak mo para hindi sila makatikim ng iyong galit. Mag-deep breathing ka muna. Kahit na tatlong deep breathing lang, count 1 to 4. No? Gawin mo yan 3 beses. Huwag kang lumapit sa mga anak mo. After, no? After deep breathing, lumayo ka. Lumabas ka ng bahay para hindi mo makita sila. Pumunta ka sa isang lugar na makakasigaw ka, kung makakasigaw ka, para ma-express mo, ma-release mo yung anger mo, yung negative emotions mo, at kulang pa rin yung pagsigaw, kumuha ka ng isang bagay, maghanda ka na agad ng hose or whatever, a rubber, that you could hit instead of hitting your child, you hit a tree. Or maghanda ka ng isang gulong ng sasakyan, yun ang iyong paluin ng paluin hanggang ma-exhaust mo yung iyong galit. Wag sa iyong mga anak. Okay, after doing that, ma-release mo na yung anger mo, time out ka muna. Hindi lang natin, hindi lang mga bata ang dapat maka-receive ng time out eh. Pag hindi sumusunod ang bata, dinidisiplina mo gula. Di ba, one way is to give them time out. Okay, face the wall muna. Parang ganyan ang mga technique, no? Ikaw mag-time out ka rin. No? Relax. 10 to 15 minutes before you even talk to them, before you face your children. Para pagdating mo sa kanila, nagawa mo na yung mga relaxation techniques na yan, ano, ay mag-ano ka, bumalik ka sa anak mo kung ready ka na, kung nabawasan na yung iyong anger. Ayan. Bago natin ano, no, isa mga follow-up question ng ating pong caller. Ang sabi dito ni Ruth, viewer natin sa YouTube ng Hope Channel, halos same kami ng pinagdaanan sa buhay, sa pamilya, sa pag-aasawa, nakaka-trauma po talaga. Sabi niya pa, mahirap po talaga bumalik-balik sa nakaraan, but laban lang with our God. Ayan. Sabi naman ni Santos Felicidad, may our God bless the Hope Channels, North Philippines, who are so active in sharing the gospel message. So, watching from Cagayan Valley to Tuguega raw. At may nanonood po si Mirna Carlos from Tarlac. Ayan. So, andyan ba ulit si Celine para sa kanyang follow-up question or clarification? Hello, Ma'am Celine? Yes, hello po, Pastor. Ayan. Sige po, go po. Thank you so much po, Doc. Wala po akong follow-up questions po, Doc. But yung sa just a bit of information po, 5 sessions lang po ako before sa therapy. And I felt like hindi po para sa akin yung approach kasi I wasn't able to open up kung ano po yung gusto kong sabihin, ikwento from childhood. Hindi po siya napag-usapan. Parang like more on, nag-direct po sa advice. Actually po, honestly speaking, 2021, naghahanap ako ng therapist. A friend recommended Doc Floor. Kaya siya po yung ni-request ko na sabi ko pag nag-guest po ako, I want Doc Floor po. Ikaw pala, Doc. They said na interactive po kasi si Doc. Thank you for yes the trust. Po, Doc. yes, okay. Po, Doc. Kasi yun po yung sabi sa akin, so gusto mo pala yung napag-uusapan yung mga past mo. So I would recommend Doc Floor. Kaya naalala ko na lang po kayo nung nanonood na po ako ng Dear Pastor. So, yung sa breathing po, Doc, I really try. I really, really try po, Doc. Pero yung problema po kasi, hindi ko po talaga kaya. Like, tinatry ko namang mag-breathe. Lumalayo naman ako sa kanila. But yung parang may force sa utak ka na, hindi, balikan mo. Kasi nakakainis. Parang ganun. And I also want a time out. Ang problema po, Doc, tatlo lang po kami sa bahay. And very loaded po ako sa trabaho. Kaya once na galit po ako, galit na lang ako. Unlike po sana kung may kasama ako sa bahay, na ikaw muna sa mga bata, labas lang ako kasi galit ako. Wala po kasing ganun. Kaya para siguro, parang mas mahirap po siguro yung situation kasi kami-kami lang po sa bahay. Okay. Unlike po pag may kasama ka, napipigilan ka, huwag mong gawin yan. Okay. Celine,
yung time out, it could be a long period or it could be even 5 minutes, short period, as short as 5, para lang yung bugso ng damdamin mo, ng anger mo, hindi mo agad maibuhos. Baba ka lang, labas ka lang ng bahay, from Baguio ka, very relaxing ang Baguio, Pastor. Ayan. Tumingin ka lang sa magagandang Bulaklak, talaga ako, maligayang maligayan eh. Nakaka-relax, yan isang, no? Oo, yan, lalo na sa Atok, nung na-discover ko yung Atok recently, oh my, I love to go back to that place. Okay, yung mga bundok sa inyo, makita ko lang yan, very relaxing na. So, yun yung ibig kong sabihin na time out. Salamat sa trust mo, salamat, pasalamatan mo yung, please extend my greetings to your friend who recommended me. Salamat sa tiwala yes, ninyo. Ma'am. Okay, so, 5 sessions, okay na sana yun eh. May I ask, anong therapist ang iyong pinuntahan? Psychologist ba? Psychiatrist ba? Guidance counselor ba? Anong therapist yung iyong napuntahan? Psychologist po siya, Doc. Okay, okay. Sige. Na-try mo na ang psychologist, may I ask, after 5 sessions, nagkaroon na ba ng pagbabago sa iyo, the way how you treat your children? Sorry to say, pero parang wala po, Doc. Oh, did you have... At that time po kasi, nasa Manila po ako, Doc. Yung mga kids ko po nasa province. Malayo po ako sa kanila that time. Mm-hmm. Oh, so, hindi mo na-practice, parang ganon? Hindi mo na-practice agad yung napag-usapan ninyo? Opo, Doc. Ah, okay. So, that means, yung 5 sessions, medyo kulang pa, ano? Pwede kang... Okay. Nakakalungkot ba? Kasi kapwa ko therapist yun eh. Okay. So, I don't want to say negative against her. I'm very sure talagang nag-effort din siya sa'yo. Pero, siguro, you may try another therapist, no? You may try a guidance counselor. Kasi, ang nakita ko, medyo matyaga din ng mga guidance counselors na makinig. Makinig. At saka, advices, hindi kasi maganda masyado yung advices, no? Kasi yung advices is coming from the therapist. Ang therapists ay nagli-lead lamang sa kanyang mga clients. Ayun. Hindi nag-a-advise. No, that's not the essence of counseling, no? We just guide our clients to come up with the best solution to her problem. Kasi you are the expert, Celine. Dapat yan ang ituro ng therapist sa'yo. Yung mga strengths na nasa sayo na, yan din ang gagamitin. Ayun. Dadagdagan lang sa pamamagitan ng pag-guide sa'yo na maka-come up, maka-arrive sa pwede mong maging magawa to improve your situation. Celine, never lose hope. Never lose hope. Hanggang buhay tayo, hanggang may hininga tayo, may pag-asa na magkaroon ka ng pagbabago sa iyong reaction. Kasi yun ang ano eh, no matter what, how tough the situation is, how challenging the situation is, yung reaction mo doon sa sitwasyon ang mas mahalaga. And you have the choice. Binigay na gift ng Panginoon sa atin yan, freedom of choice. So yung reaction mo from a negative reaction could still be positive. Lesson, kasi may bumubulog sa'yo, di ba? Hindi, kailangan ganito ang gawin mo. Okay, choose the positive reaction. Ayun. To every situation that you can have. Even if you are on the height of anger, you can still have a choice to choose the positive side of the reaction you can have at that moment. Parang win-win, ano? Kung ano yung pinaka-the best na panalo sa sitwasyon. Mahirap nga naman din paglabanan yung anger. Pero sabi mo nga, Dok, habang nabubuhay, kaya. Marami mga possibilities. So, Celine, may follow-up ka pa po na gustong i-clarify pa? Wala na po, Pastor. Ayan. So, I hope po na ano, no? Pwede ka naman mag-contact yan sa staff, dyan sa number. I-refer naman po kayo kung may mga follow-up po kayo. So, thank you sa time na iyong inilaan sa dito sa ating programa. God bless you. We are praying for you. Siguro, Doc, pwedeng tayo mag-offer, offeran natin siya ng short prayer before tayo mag-proceed dun sa ilang i-discuss mo pa. Siguro, pray tayo saglit, Celine, pag-pray ka namin. Is it okay with you, Celine? Uh-huh. Pastor. Okay. Sige po, Doc. Thank you po. Yan. Sige, let's pray. Lord, lumalapit po kami sa inyo sa oras na ito. Nais po naming ipag-pray si Celine sa live program namin.
batid mo po ang kanyang nararanasan at nararamdaman. May mga times na wala siyang control, subalit alam namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang may control ng lahat ng mga bagay. Kaya tulungan mo po si Celine, lalo po sa kanya pong kinakaharap, na mabago ang mga sitwasyon sa tulong din ng kanyang pag-control din sa kanyang sarili. Tulungan nyo rin ang kanyang pagpapamilya, ang kanyang pong asawa, ang kanyang mga anak, na dumating yung panahon at oras sila'y magkaisa, magkasama-sama upang maiayos po ang kanilang pamilya. Kayo po gumawa ng mga miracle sa buhay po nilang family at sa kanila pong patuloy na paglapit at connection sa iyo. Mababago at ang kanilang buhay at matutulungan din na ma-develop ang kanilang sarili. Pagpalain si Celine, nawa mahanap niya ang solusyon sa kanya pong nararanasan at nawa maging maibigin sila sa inyo upang ang pag-ibig na ito ay dumaloy din sa kanilang mag-asawa. Basbasan sila at i-provide niyo po ang mga needs nila. Salamat po sa pakikinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Ma'am Celine, ano, sa iyong pagtawag sa atin pong programa. At ingat po kayo at God bless sa inyo pong panonood. Ayan, bumabati po sa atin si, thank you din po, si Donna Jean You're Flores. Welcome. Good evening, Doc Flor from Chrysanthemum Church. Ayan, si Ruth Gorospe na nanonood and si Ernesto Rezare. Ayan, so Doc, maaring yung iba, hindi lang po related sa pag-aasawa. Hindi din maaring sa iyong notes, ano, sa ibang aspeto, relasyon, sa ibang aspeto. Paano ba natin mapagtatagumpayan itong mga anger issue na to? Paano natin mamamanage ito, Doc? Okay. Hi, Sister Josie from Chrysanthemum. Lagi nila kasi ako nai-invite doon. Ah, ganun? Okay, at saka dun sa lahat ng bumati. Good Ayan. Afternoon din po sa inyo. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Salamat po sa pakikinig sa amin. Okay, nais ko lang i-share, Pastor, no, sa nalalabing oras natin. Ayan. Na ang Psychological Association, American Psychological Association, ay mayroong tatlong bagay, no? Meron silang tatlong main approaches to anger. Ayan. Kasi mga kapatid, alam nyo, wag ho kayong sumama ang loob kung tayo ay nakakaramdam ng pagkagalit. Okay. Kasi it's a normal feeling of a normal person. Kasi pag hindi na po tayo nagalit, alam nyo po, ibig sabihin, wala na tayo sa sarili natin. Okay. Nandun na tayo sa mental hospital. Okay. Kasi yung mga tao doon, hindi na nai-stress, Pastor, eh. No? Oo nga naman. Hindi na sila nagagalit, hindi na sila nai-stress. So habang tayo po ay normal, talaga makakaranas po tayo ng anger. Pero ang magandang balita, merong iba't ibang approaches sa pagkagalit. Remember mga kapatid, maging ang Panginoon natin, no? Nakaranas din ng galit nung makita niya na hindi na nirespeto ang kanyang tahanan. Tahanan 'yun. Hindi ba nagalit ang Panginoon? Nagtapon nga siya, 'di ba? So wag po tayong magulumihanan kung tayo ay nakakaranas ng anger. Pero ang mahalaga po ay marunong tayong mag-approach sa galit na nararamdaman natin. Unang-una, ang unang approach, yung tinatawag na expressing. Expressing. Okay. Ine-express natin ang galit natin sa ating karelasyon, maaring sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang, ng positively. Galit ka, pero hindi ka sarcastic. Ano yung? Kasi medyo sarcastic date yung ano, si Lynn, di ba? Yung, eh di wow. Eh di wow. Sarcastic yun. Okay. So, we can express our anger positively. Yung i-express mo through hitting someone na kinagagalit mo, hindi rin yun positive. Negative yun. Okay? So, we can express that positively. Unang-una, tanungin mo sa sarili mo, no? Bakit ba ako nagagalit? Ano ba ang talagang need ko, no? Ano ba ang mga pangangailangan ko na dapat ma-address para maiwasin ang galit ko? Correct. So, kailangan medyo maglaylo muna yung anger natin, no? Ay, alam ko, self-awareness. Ay, galit ako, galit ako. Teka, bakit nga ba ako galit? Ah, kasi yung asawa ko, hindi ako pinakain. Lalo na yung anak ko, gutom na, alas 9 na, hindi pa ako kumakain. Galit ka, no? So, pagkain ang mag-a-address ng need. Okay. In the absence of my husband,
where can I get food to feed my child? Mm-hmm. No? As a mother, no? Gagawa ako ng paraan. Mm-hmm. No, pwede tayong gumawa ng paraan. Teka, ano ba ang mga paraan dyan? Mm-hmm. Siguro kung may malapit na tindahan. Mm-hmm. Dahil gutom na ako, gutom-gutom na yung anak ko. Siguro makikusap ako na pwede bang makautang pa-utang muna? Pa-utang, pwede, pwede. Okay. So, isang pamamaraan lang yun. Ay, hindi na pwede. Mahaba na yung utang mo. Mm-hmm. Siguro, pwede akong gumawa ng anything that would augment the income of my husband kasi hindi ko maasahan. Mm-hmm, mm-hmm. So, as a wife, as a mother, ano kaya? Siguro magluto na lang ako ng pulburon at ibenta ko sa kapitbahay or banana queue mm-hmm. para madali ako, madaling bumalik yung pera. Mm-hmm. Yung mga ganong. Alam niyo po, ito mga sinasabi ko, personal experiences ko to. Oh, yan. Maganda. Maganda yung personal okay. experience. So, pwede akong magtanim. Kung merong pagkakataon, may lugar na pwedeng pagtamnan, pwede ako magtanim ng talbos ng kamote kasi madali ding anihin yun eh. Pwede kong ibenta. No? So, gumawa po tayo ng bagay. If you are a professional or you are already working, siguro hindi ka na makakaranas ng gutom nun kasi magtatabi ka talaga ng pera. Ako hindi baling magutom, pero yung anak natin, di ba, parang nakakagilty na magutom. So, yun yung mga bagay na pwede nating gawin para hindi tayo umabot sa talagang pagkagutom. Huwag nating iasa lahat sa asawa natin, lalo na kung alam natin na medyo irresponsable sila. Gumawa din tayo ng bagay kung paano tayo makakatulong. Okay? So, that's expressing. And you can express ayan. Mm-hmm. No, your emotions. Like, galit na ako. Mm-hmm. Ano? Instead of saying, ginagalit mo ko. Mm-hmm. Threatening yun. Mm-hmm. Threatening yun sa iyo, Pastor. Ginagalit mo ko, Pastor eh. Mm-hmm. Instead of saying that, I could say, nasaktan ako sa iyo. Nagagalit ako kasi ito ang ginawa mo sa akin. Mas magaan. Kasi ginajudge na kita agad. Na ginagalit. Ginicriticize na kita agad. Okay? It will lessen. Mm-hmm. It will lessen yung parang hindi pro kabila. Na napoprovoke yung hindi statement. Hindi ka tumuturo agad. Ayan. Nagja-judge agad sa kausap mo. Mm-hmm. Okay? So, okay, that's the first, expressing. The second approach to anger, according to APA, is suppressing your anger. Mm-hmm. Suppressing, meaning, hindi mo sinasabi sa kagalit mo, nagalit ka, pinipigil mo ang negative emotions mo, ayaw mong saktan yung hinagagalitan mo physically and verbally. So, sinong nagsasuffer? Your anger goes inward. Mm-hmm. No? Hindi mo ma-express eh. Kasi pag in-express mo, alam mo, hindi magiging maganda ang result. O sige, sasarilinin ko na lang. Hindi ko na lang i-express. Ako na lang ang magtitiis. Mm-hmm. Mind you, mga kapatid, hindi rin maganda efekto nun. No? Kasi magiging prone ka sa heart diseases. Mm-hmm. Magiging prone ka sa anxiety, sa depression. Kasi ibinaon mo lahat sa'yo eh. Hindi mo na-express. Nakip lahat mo. Nakip mo lahat. Mm-hmm. So, ang stress level mo tataas. Mm-hmm. You can even experience suffering from diabetes. Mm-hmm. Grabe, because ano? Of too much stress. Mm-hmm. Ang dami. Or skin diseases like psoriasis. Oh. Yung nag-ano-ano. Yan ang magiging epekto sa'yo pag hindi mo na-express ang anger mo. Mm-hmm. Kaya kung hindi mo man ma-express dun sa taong kausap mo, yung technique na sinabi ko kanina, kumuha ka ng gulong, ihanda mo na yan na every time you are angry, you can hit the gulong. No, kasi baka pag sa puno, mamatay din yung puno sa sobrang galit mo. Mm-hmm. Okay? So that is suppressing your anger. Mm-hmm. Okay, the third that APA is telling us is, ano nga ba ito, yung... sa aking notes yan, yung self-calming. Paano kaya yan maging ano? Yeah, no? yung tinutulungan mo yung sarili mo kasi no one can help us but us. Mm-hmm. Ang mga ibang tao, ano na lang yan, extended help yan. Mm-hmm. Pero tayo po, no? Tayo yung nagsasuffer, tayo rin yung gumawa ng paraan. Mm-hmm.
kung paano natin matutulungan ang sarili natin na hindi tayo maggalit ng husto. Mm-hmm. Kasi you can always react positively, mm-hmm, even to a negative situation, mm-hmm, if you will know how to control yourself, mm-hmm, if you will always be aware of what you are feeling. Mm-hmm. Self-calming. Talk to your brain. Alam nyo, ang brain natin napaka-powerful. Mm-hmm. Tell your brain, take it easy. No? Kalma lang. Mm-hmm. Kalma. Huwag kang masyadong magalit. Ang hypertension mo, ang high blood mo, baka tumaas. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. So, kapag tayo po ay nag-harbor, mm-hmm, ng anger sa ating sarili, para po ba tayong humawak ng baga? Mm-hmm. Diba? Ang gusto mo kasing lumaban eh. Mm-hmm. Gusto mong saktan. Ano? Hindi mo man masaktan yung talagang taong kinagagalitan mo na ibabaling mo sa iba. Gusto mong manakit para po tayong naikukumpara sa isang baga. Mm-hmm. Hawakan mo yung baga. Gusto mong ipukol sa kaaway mo. Sinong unang nasasaktan? Tayo din. Tayo din. So, ganun po yun. At pag hindi po tayo natutong mag-handle ng anger, kagaya po ng sinabi ko kanina, tayo po ay nagsasuffer not only physically, mm-hmm, but mentally as well. Para, mm-hmm, po nating tinotorture ang ating sarili. Mm-hmm. So, let's learn how to calm down, mm-hmm, even, no, by ourselves. Mm-hmm. Pero, mga kapatid, kung hindi nyo po talaga kaya itong mga tatlong ito, approaches, no? Sa, mm-hmm, sa, I mean, hindi itong tatlo, yung mga magagandang bagay na approaches na sinabi, mm-hmm, ko sa inyo, then I would refer you to a psychotherapist. Magpatingin na po, no? Magpatingin kayo. Mm-hmm. Guidance counselors, psychologists. Ang psychiatrist po kasi, medication na yan. Mm-hmm. No? So, wag po munang gamot agad. Mm-hmm. Gamitan po natin ang natural therapy. Ayun, muna. Ayun, natural. Natural. Huwag po muna medication. Mm-hmm. Ngayon, pag nagpunta po kayo sa isang counselor, sa psychologist, kung maayos po talaga yung therapy na ibibigay sa inyo, through your sessions, maa-assess ng mga therapist na yan kung kailangan niyo po talaga ng medications. Kasi, mm-hmm, I also refer my clients to psychiatrists, mm-hmm, kung kinakailangan. Kung kinakailangan. Doon lang po i-refer sa psychiatrist kung kinakailangan na ang kliyente ko ay aside from talk therapy, magkaroon ng medication. Mm-hmm. Sa treatment po, no, sa treatment ng psychotherapy, lagi pong tatlo ang nakakatulong, no? Psychotherapists, which is talk therapy, and then psychiatrists, which is medication, mm-hmm, and then self-help. Mm-hmm. Ang ating pong mga sarili ay makakatulong ng mabuti, mm-hmm, sa ating mga pinagdadaanan. Kung nahihirapan tayo na magkaroon ng self-therapy, then I think you really have to see a psychotherapist. Ayan. Siguro, Doc, ano natin, basahin ko muna itong sinabi ni Aileen Mopia bago natin anuhin, Doc, yung last na nagtanong po sa atin. Salamat po sa advices mo, Doc. Kailangan isend ko pala ito, ano? May part sa character ni Sister Celine na naging character ko rin, mainitin ang ulo. At lagi na lang mali at pagkukulang ng asawa ko, nakikita ko. Pero ang mali at pagkukulang ko, di ko nakita. I know myself na hindi perfect ang asawa ko, pero wala din po akong masabi sa kanya. Nahihirapan po ako dahil din po sa ugali ko at sobra po akong nahihirapan, Doc. At now, unti-unti ko po naiintindihan kung bakit, dahil din po siguro sa nakagisnan kong environment na magulo. Salamat, Doc, sa mga napakagandang paliwanag, sa mga advices. God bless you po. Always ko na lang ipinagdarasal na isinurrender sa Panginoon ang pangit kong ugali na matransfer it to a good character. So, related dito, Doc, parang pareho dito sa nagtanong sa atin ng sabi po dito, Pramila ng Negros. Kapag po ba ang lalaki ay tumigil na sa effort, ibig sabihin na wala na po bang pagmamahal? Dapat ko na bang tigilan makipagbalikan sa asawa ko? So, paano ba ito, Doc? Pag naramdaman ng babae na walang effort, ibig sabihin ba nun, hudyat ba para hiwalayan or what? Isang hudyat lamang yan. Pero maaring may ibang dahilan. Mm-hmm. Hindi lang dahil tumigil na siya ng effort, marahil akala din ng husband mo ay na-exhaust na niya, mm-hmm, ang lahat. So, napakaganda. Alam niyo po, pag dumating sa ganitong sitwasyon ang mag-asawa,
magkaroon po kayo ng marital counseling. Marital counseling. I would refer na pareho kayo na magkaroon ng marital counseling. Ayan. Kaya dapat sundan natin yung mga ano niya ni Doc, ano? Kasi baka yung iba, eh paano yun Doc, halimbawa, mag-marital counseling, yung isang party lang ang willing, yung iba ay hindi. Paano po kaya yun? Okay. We cannot force. Okay. We cannot force the other person, the other party, to undergo counseling if he is not willing. Meron po kasi kaming principle dyan. We only help people who are in need or seeking for help. Ayun. Kasi there's no use eh. Hindi baka hindi maging cooperative kung pipilitin lamang. Tama nga naman yun, Doc. Bakit ka nga naman mag-deal doon kung hindi naman need nila yung help mo? So kagaya nga ng sabi mo, tutulungan yung mga gustong magpa-help. So siguro yung few minutes, Doc, oh, we have 4 minutes, ano? Watching si Narisa Palma from Gumaca, Quezon. So ano ba pwede nating iba pa na ma-advise sa mga nanonood sa atin who are experiencing anger, ano na yan, Doc, sa ilang mga discussion mo before tayo mag-end? Okay. Kagaya ng sabi ko kanina, it's a normal feeling. Mm-hmm. Ang importante lang ay alamin natin, pag-aralan natin kung paano natin i-handle ano, yung ating galit. At nasabi ko na sa inyo kanina kung paano i-handle ang sitwasyon na yan. Na, pero, sabi nga niya, dagdagan ko kung ano yung mga nasabi ko. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga ng ano, ng i-open natin yung ating kaisipan, hindi lamang sa mga seryosong bagay, no? Let us develop yung sense of humor sa bawat isa. Ayan. No, sa lahat ng relasyon, napakaganda na i-add ng konti yung sense of humor para hindi lang puro seryosong bagay. Kasi ang mag-asawa talaga napakaraming ano niyan eh, issues niyan, no? As a couple, marami kayong issues sa buhay. Pero kung i-inject nyo yung sense of humor, hindi nyo si-seriousin lahat ng sinasabi ng inyong asawa, ano? Medyo mababawasan ng konti ang issue sa buhay na nagiging dahilan ng anger sa bawat isa. Now, don't take all things seriously. Plus, to lessen the conflicts, no? Choose your battle. Ang dami eh. Ang daming pwedeng maging pagmula ng gera, ng conflict. Kaya piliin lamang kung ano ang iyong papatulan. Hindi yung lahat ng kahit na maliliit na bagay ay pinapatulan. Although, yung ganyang ugali ay nasa personalidad ng isang tao, no? Merong mga tao, yung mga melancholics, they focus even on the small details of everything, on every situation. Unlike the sanguines. Medyo very sociable kasi may sense of humor ng kaunti ang sanguine. Maraming bagay na pwedeng palampasin. You know, personality matters with this. Pero ang mahalaga, kung nakita mo na may kahinaan ka sa isang parte ng buhay mo, ang tanong ko, what can you do to strengthen that weakness that you have? Let's all be open-minded. Amen. Ano? Huwag nating isipin na kapag tayo ay may karelasyon, laging tayo na lang ang tama. Ayun. Some people are blinded eh. Immune. Yung tinatawag na immunity. Kaya hindi mo na nakikita. Kaya nga, you need another person to spell out kung ano yung mga pagkukulang mo. Kasi ikaw, bulag ka na eh. Immune ka na sa iyong sarili. Kaya akala mo, wala ka ng pagkakamali. Tapos yung halimbawa, couple kayo. Sabi ko, go for marital counseling. Ayaw nung isang couple. It's okay. Kahit mag-isa ka lang, you can still undergo counseling. Ayan. Napakarami pa talaga dapat malaman. Ano? May mga follow-up question pa dito. But we will be discussing these questions ano, sa next po natin na live. So thank you so much once again, Doc, ano, sa napakaganda mga mensahe. Pag ikaw talaga nag-live dito, marami talaga nag-engage. Maraming gustong magtanong. But our time won't allow us ano to continue. Kaya thank you once again sa lahat ng viewers po natin. Kung may follow-up question po kayo, you can contact us. Ito po sa Hope Channel Philippines Facebook page. Marireceive yan ng atin pong mga staff. At contact po kayo sa mga number na nasa inyo pong mga screen para sa next po ay makatawag kayo in case nandito si Doc ay kayo po ay makapag-participate sa atin pong live. Mag-pray po muna tayo saglit before we end.
Thank you, Lord, sa blessing ng program. Pagpalain nyo kami, lahat na nanood, si Sister Celine, lalo-lalo po si Doc Marticio. Bigyan nyo po ng lakas sa siglahan ng katawan upang patuloy pa siya makapaglingkod sa amin dito sa Hope Channel Philippines. Basbasan nyo po ang bawat isa sa amin, tinatagubili namin sa inyo aming buhay. Pagpalain nyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, muli sa pangalan po ng Hope Channel Philippines, ako po inyong lingkod, Pastor Joel D. Abunales Jr. Nagpapaalam muna saglit. At gusto ko pong sabihin sa inyo, mamaya pong 11 p.m. May replay po tayo sa Hope Channel Philippines. Panoorin po ninyo ang replay po nito. Huwag niyo pong kalilimutan. Mamaya, pagising pa kayo ng 11 p.m., may replay po tayo sa National TV. Thank you once again, mga ka-dear pastor. At magkita-kita tayo next week para sa panibagong live po natin. So, bali, wala ang pag-ibig sa sanlibutan ito kung hindi lang din naman ang Panginoon ang sentro nito. God bless us all and more power sa ating inyo.